kakapasok lang, Diyos ko po, nagkagulo, nasa Davao. 10 foreign agents lumusob na, FPRRD, planong dukutin? Totoo ba yan? Diyos ko naman. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Insider. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Pinas News Insider para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Insider at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Kasi na Intel, mga bossing, na shortcutin na daw nila, mga boss, yung sisiyong proseso na... Ayun, syempre, yung boses na to, parang naaaninagan ko ang kanyang boses. Ito ay si Boss Dada. Ayan, syempre, supportahan din natin yan. Si Boss Dada. Boss Dada TV. Yan, tuloy natin. Parang hindi na muna nila aasikasuhin or tatrabuhin si Pastor Kibuloy kasi they've tried everything using mga infrared, mga body heat technology, mga pucha, pati mga sonar. Ay, thank you very much, LDS Balateras. Mabuhay ka hanggang kailan kayo dyan. Pabalik na kami ng Manila ngayon. Magkukwento muna ako. Pakinggan niyo muna yung kwento ko. Kasi dapat ang uuwi nga kami supposedly today. Tapos lumabas tayo noong Friday ng gabi after ng SMNI. Pumunta tayo sa mga kaibigan natin ng mga legit na mga Duterte supporters. Tapos yun nga, meron silang intel na in the works na yung extraordinary rendition para kay IPRD. So, para sa atin talaga extraordinary rendition yon. Kasi ang balita, ang intel is tatrabahoy na siya. Meron na daw, ano yun, parang nakuha na namin ng Saturday. Ay, ganoon. Ang ibig sabihin, isisimula na nila na yung mga pag-arestong gagawin kay FPRRD. Ba, mukhang talagang tinototosis. Sa kabila kasi ng nangyayari, no, talagang painit ng painit. Diyan yung naglalabasan yung mga video, kung ano-anong mga ano. Siyempre, parang kailangan nilang ano, no, parang rest back to kay FPRRD sa mga Duterte, yung mga nangyayari. Kasi parang ganun yun eh, talagang tatalbog talaga, no, sa mga Duterte kung ano yung ilalabas nung kung may maglalabas na laban dun sa kabila, sa administrasyon. Diba? Sa kanila kasi tatalbog yan. Kasi syempre, iisipin, baka sila yung may ano, ganyan. Kahit minsan, kahit hindi sila yung may gawa o ano, ganun ang nagiging isip eh. Diba? Kaya, bilang gante minsan, kayo din. Ganyan din. Kumbaga, magsasuffer din sila. Parang ang nangyayari is balikan, gantihan yung nangyayari. Hindi pa lang, we were talking about it, tapos imumove nga sana yung ating flight until Tuesday kasi nga probably baka bukas hanggang Martes baka diyan na magsisimula yung ano kay PRD, pag kuha kay PRD. And then nakakuha naman tayo ng confirmation. Nakakuha naman tayo ng confirmation na live lang ko sabi mo konti. Nakakuha tayo ng information na may 800 na police na ipapadala sa Davao City. Hello Ma'am Kish, good morning. Ayan, Black Spider, sabi niya meron daw mga nahuling pogo-pogo sa boss ng pogo sa bahay ni Attorney Roque. Anyways, that's not my concern. That's Attorney Harry Roque's problem. He's a lawyer, so he knows what he's doing and he knows what to do. Ayun, dito muna tayo sa 800 na police na planong ipadala dito coming from Region 10 daw and Region 12 papadala dito sa Davao kasi meron na daw 10 FBI agents na nandito dito ngayon na nag-aantay na lang FBI? FBI agents? Mag-mobilize, kukunin daw nila si PRD or may plano na kunin si PRD. So ngayon, iniisip natin bakit FBI? ICC 'yung pinag-uusapan dito. ICC hindi naman member ang hindi naman member ang FBI or ang US ng ICC. So bakit sila makikialam? Bakit sila mag-intervene? Yun na nga 'yon. Ang nakakatakot doon is baka gamitin 'yung issue niya sa ICC para makuha nila si PRD. Dakpin nila si PRD kasi walang kaso si PRD dito sa Pilipinas. Walang kaso si PRD sa ibang bansa bukod sa ICC. So kung meron man silang pwedeng gamitin na reason para makuha nila si PRD,
yung ICC yun. Ngayon, ang nakakaba kasi dito is, di umano, meron daw 10 ng FBI na nandito. Again, ha, si Mayor Basti, syempre ang mayor ng Davao. Syempre, lahat na nangyayari within Davao, alam niyan. So, meron na nga silang intel na nakuha na gano'n. Ngayon, ang problema natin dito, mga bossing, kasi nung pumutok itong issue na to, nung na-open itong usapan namin na to, tinanong namin kung ano ang feel ni PRD, medyo nalungkot ako. Nalungkot ako ng sobra. Oo. Kasi parang ang sinasabi nung mga kausap natin, mukhang gustong magpahuli ni PRD kasi ayaw daw niya ng gulo. Oh, pag sabi niya magpaparesto, kasi 'di ba noon sinasabi ni PRD na lalaban ako, hindi ako magpapahuli ng buhay, 'di ba? So syempre, si PRD considering na ayaw niya talaga ng gulo at may masaktan, sinabi niya noon, sabi nito, anong reason ng FBI hindi sila So kung sinasabi ni FBRD na magpapahuli siya, ba? Talagang sa akin katapangan 'yun. 'Di ba? Katapangan 'yun. Hindi siya nagtatago, kumbaga, open ako. Kung gusto niyo akong kunin dito, kunin niyo na ako. Hindi na para gamitin pa ni FBRD kung sino yung mga taong sumusuporta sa kanya. Hindi siya sumasandal o dumidikit doon. Kasi, alam niyo kung bakit? Yun nga yung sinasabi ni Boss Dada nga, na ayaw may madamay ni Tatay Digong sa mangyayari. Kasi sigurado eh, kung gagamitan ni Tatay Digong yan, syempre, kayang-kaya niya eh, na suportahan niyo ako, ipagtanggol niyo ako, kaya hindi lang, kailangan ipaglaban natin to, na hindi sarili niya yung iniisip niya eh. Hindi pa rin sarili niya. Ang iniisip niya pa rin, is yung mga taong sumusuporta sa kanya, yung mga maaaring mangyari sa kanila, yung ikapapahamak nila, maaari silang masaktan kapag ganun ang nangyari. Kaya para matapos na yung usapan na yan, is siya ay magpapahuli na lang kung sana siyang sasama para hindi na magkaroon ng kahit na anong komosyon sa ibang tao. Kasi sigurado yan, no? Kahit sabihin naman ni FBRD na siya ay kusang magpapahuli, sigurado may lalaban at lalaban para sa kanya. Hindi sila papayag na basta-basta nilang kunin si FBRD. Ang nakakalungkot kasi dito sa parting ito, no, sa parting ito, wala akong makita na ka-ICC-ICC o matinding kaso ni FBRD bukod dun sa sinasabi nilang war on drugs niya. Na alam naman natin na malaki ang naitulong sa lahat ng mga tao at Pilipino. Diba? Siya lang yung nakagawa nun. Siya lang yung nakapagpatahimik kahit papaano sa lugar ng Pilipinas. Sa bawat lugar, no, naging ligtas, maraming taong nagbagong buhay na nalulung sa pinagbabawal na yun. Malaki ang naitulong nun. Ngayon, ang nangyayari, yung ginawa niyang yun ay minamasama at ginagamit laban sa kanya. Ibig sabihin nito, kapag gumawa ka ng mga ganong bagay para sa ikabubuti ng kapwa mo, para sa ikapapayapa ng mga mamamayan na nagiging biktima niyan, masama. Paano tayo magkakaroon ng disiplina dito sa bansa natin? Paano tayo magiging ligtas? Paano tayo makakaiwas sa mga ganyan? Kung yung mga taong gumagawa ng paraan para mapuksa ang mga bisyong yan, ay hinaharangan natin, pinapakulong, 'di ba? Parang may mali. Imbis na ikatuwa nyo yung mga nangyayari, alam nyo yung war on drugs ni FBRD, hindi po mga inosenteng tao ang naging biktima niyan. O ipagpalagay natin, sige, yung nirereklamo nila, may mga inosenteng nadamay diyan. May mga nadamay diyan. Hindi po kaya nangyari yun, yung may mga inosenteng nadamay diyan para masira ang war on drugs ni FBRD noong mga panahon na yon. Kasi halimbawa, may taong galit kay FBRD. Gusto siyang pabagsakin. Gusto siyang pabagsakin. Gusto talagang paratangan na masama ang war on drugs mo. 'Di ba? Or itigil mo na 'yan kasi naaapektuhan kami yung mga negosyo. Diba? May mga ganon. O ang gawin natin, kumuha tayo ng mga inosenteng tao, yung mga walang kinalaman dyan. Tapos, anuhin natin. Yun yung mga nagiging biktima na inosente.
para ipatong doon sa ginagawang aksyon ni EPRRD. Isasama doon. So lalabas ngayon na magiging sakop ng war on drugs ni EPRRD yung naging problema na yon. 'Di ba? Ganun lang kasimple kung iisipin nyo. 'Di ba? Kaya may mga nadadamay na ganung inosente para masira yung ginagawa ni EPRRD. 'Di ba? Marami, maraming katwiran yun eh. 'Di ba? Mapagkakatwiran na natin yun kung bakit nangyayari yung ganung bagay. At yung mga tao na dadali nung mga panahon ay mga nadadali. 'Di ba? Yung mga dating ano, ganun na gumun sa bisyo tapos nagbabagong buhay na tapos ginaganon pa sila. Hindi nyo rin ba naisip paulit-ulit kong sinasabi, baka mamaya yung mga dati nilang big time source ang gumaganon sa kanila. Kasi may posibilidad na baka isipin ng mga big time source nila, marami nang alam yan. Etok ha ngayon, ganito, baka madamay tayo. Baka mamaya kausapin yan o mamaya informer yan. Ituro tayo. O kaysa madamay tayo, ganun na gawin natin. Kaya ganun ang nangyayari. So, maia-apply na naman doon sa War on Drugs si EPRRD. Maraming senaryo po eh. Ngayon, hindi ko lubos maisip ano ba ang pinakamabigat na nagawa ng EPRRD sa mga Pilipino. No? Dito, hindi ko sinasabi na, uy, makaduter. Hindi po. Nirerespeto ko ang parehong panig. Ang administrasyon at ang mga Duterte. Pero dito po ako bumabalanse sa mga pangyayari. Diba? Tinitigdan ko po ang mga nangyayari. Dahil kung may magandang nagagawa ang administrasyon, ire-reaction ko din at pupurihin ko dito. Pero ngayon, is nakikita ko kasi, naaano ko sa eh, parang naawa ko. Diba? Kay Tatay Digong. Sa kabila ng ginawa niya para sa lahat ng mga Pilipino is ganito pa. Ganito pa yung maisusukli sa kanya. Ganito pa yung mangyayari sa kanya. Dapat bang mangyari yung ganun? Saan din nasakop ang batas? Ayun na nga ang problema. Yun yung dapat, hindi nila sakop yung batas. Kaya lang ang problema kasi natin dito mga bossing is hindi na yung hindi mo sakop ang batas, bla bla bla. Eh dito sa Pilipinas, lahat naman ang batas na ano na eh. Nilalabag na nila eh, di ba? So, ano pang batas yung sinasabi ninyo hindi sakop ng batas yun, lol? Eh, lahat naman ng batas dito, tinatarantado na nila. So, lahat na nga ng bagay gagawin nila para lang makaano sila, para lang magawa nila yung mga gusto nilang mangyari o makuha nila yung gusto nilang makuha. But anyways, going back, si PRD daw magpapahuli. Pag inaresto daw si PRD, ari, magpapa-aresto daw siya. Siyempre, hindi naman papayag yung mga taga Davao. Siyempre, hindi naman papayag yung family ni PRD. Kasi, kumbaga dahil nga matanda na siya at ayaw niya ng gulo, magpapahuli na lang daw siya. Siyempre, di ba, hindi naman tayo papayag na ganun. So ako, siyempre, galit na galit ako nung nalaman ko yun. Kaya dapat mag-extend kami hanggang Tuesday. Kasi ayaw pa sana namin na ayaw, parang nakikiusap sila sa atin na kung pwede dito muna kayo para at least makover ninyo kung halimbawa magkakaroon ng ganyan, magbabarikada tayo para hindi nila makuha si PRD, at least nandoon kayo mga banateros. Yun ang request nila. So kami naman, we're up for the challenge. Sabi namin, sige, go kami dyan, mag-extend kami hanggang kailan nyo gusto. Tapos tumawag na rin ako sa SMNI, sinabi ko na din sa kanila na baka po mag-extend kami kung sakali man yung programa natin na banateros sa SMNI. Sabi ko, baka po pwede mag-zoom na lang kami or magre-report na lang kami kung magkaroon man ng standoff, magre-report na lang kami. Pumayag naman yung pamunuan ng SMNI at yun na nga, until last night nakita na natin na lumabas na siya mga bossing, lumabas na siya sa ano ni Basti Duterte, kasi sinisikreto pa namin yun eh, kasi yun nga, katulad din sinasabi ko sa inyo, kami mga banateros, when we have information, hindi namin yan basta-basta dinadivulge. We have that information nung nakaraang gabi pa, pero hindi namin nilalabas kasi syempre may respeto kami eh. Oo, may respeto kami sa mga Duterte at sa mga nagbibigay sa atin ng information. So, hati eh, may mga nagsasabi naman na hindi daw siya papayag mahuli, pero may mga nagsasabi na magpapahuli siya. And siguro, the fact na nilabas na ito ni Basti, sabi ko, kailangan na natin pag-usapan kasi si Basti na yung naglabas eh. Nagbigay na siya ng statement na mayroon 10 FBI na nandito sa atin ngayon. So, magpakain mo FBI na yung makikialam, no?
usapang ICC ngayong papasok na yung FBI, talagang parang gusto talaga na silang ano, no, ma-sequester, mawala na talaga. Kasi once na ang si FBRID, once na mahuli yan, no, mahuli, magtagumpay sila, is magtutuloy-tuloy na yan eh. No, magtutuloy-tuloy na yan. Kasi nga dito nga naman dito sa Pilipinas, walang maikakaso kay FBRID. Wala talaga. Ngayon, sa ibang bansa, maaari. Ngayon, kung sa ibang bansa mangyari yan at maanuhan siya, magtutuloy-tuloy na yan. Kung sino pa yung pwedeng maging kasabwat ni FBRID dyan, is maaaring isama din. Ngayon, kapag sila ay nawala na sa eksena, andyan na. Diyan na papasok ang mga alitap-tap na lilipad-lipad sa gilid-gilid. Pero ayun nga sinasabi ko, hindi po yan magiging isang tagumpay. Kasi parang ano yan eh, parang ang mangyayari, hindi paglaban ng patas. Kasi kahit sabihin natin na ipakulong nyo na yung si Tatay Digong, ipakulong nyo yung mga Duterte, si BP, Sara, mawala na lahat sila, ganun. Sa tingin nyo po ba yung taong bayan na naniniwala at patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong sa mga Duterte ay maiiba ang kanilang suporta at kakampi na sa mga alitap-tap na lilipad sa gilid-gilid? Diba? Ganun ba ang mangyayari? Ngayon, kung ganun ang mangyayari, buenas! Diba? Pero kung hindi yun ang mangyayari, malas. Kasi dun mo makikita talaga, no? Kuha, pag sila hinuli, dun mo makikita kung sino ang mga tao talaga, kung ang taong bayan ay babaliktad sa kanila. Diba? Kung talagang babaliktad sa kanila, kung yung kalaban ng mga Duterte ay papanig na doon sa mga alitap-tap. Diba? Pero kung hindi pa rin pumanig, at ganun pa rin ang nagiging ratings nila, bagsak pa din, ganyan, ibig sabihin yan talagang hindi talaga kumakampi yung taong bayan at ang pinaniniwalaan ay ang mga Duterte. At patuloy pa rin silang nakasuporta. Maaaring kung makulong ang mga Duterte, ganyan, is boboto na lang sila pero hindi manggagaling sa mga litap-tap. And alam naman natin, just recently, tumutunog-tunog ulit yung ICC. Wala kasi silang reason eh to do that. Wala silang reason para mag-deploy sila dito sa Pilipinas. Wala naman silang operations dito. Ang nakikita lang talaga natin is CPRD. Kasi si Pastor Apollo Quiboloy, matagal na nilang ino-operate, nagbabantay sila, pero wala naman silang nakikita eh. At yun nga, ayon sa intel nila dito sa Davao, ang target na daw this time is direkta na. Oo. Ang target is CPRD na. So yun yung mga bagay na talagang nakakalungkot dito sa mga nangyayari na to. Ang problema niyan, kung ang FBI hindi makapag-ugnayan sa mayor kasi nasa likod nila ang president, ako, I don't want to speculate, pero kayo nang bahala mag-speculate. Baga ano tinatarget na siya, no? Ano yan? Laking tuwa ni Boss Drill niya. Hindi, laki. Lahat ng mga kalaban ni FBRID, no, since day one, nung naging presidente pa siya, pag ganyan ang nangyari kay FBRID, tuwang-tuwa na sila kasi, nakamit na nila ang revenge. Yun ang gusto nilang mangyari, yung revenge. No? Ako hindi ko lubos maisip talaga na ganito yung mangyayari. Siyempre, uniteam yan, ang akala natin magiging maayos, dire-diretso tayo. Pero ganito, parang sila pa yung naging matinding kalaban, no, dito sa administrasyon. Nagkaroon ng problema laban sa mga Duterte, ang mga Duterte laban sa administrasyon, 'di ba? Sila yung nagbanggaan. Ang inaakala natin noon, mga dilaw, mga ganyan, sila yung sila yung makakabanggaan ng uniteam. Pero talagang ang bilis mawasak. Ang bilis masira nung samahan na 'yon at mismong mga magkakasama ang naglaban-laban. Sa tingin ninyo mga nangyayari dito, basta ang punto dito, mukhang may pattern ang sinasabi ng KOJC noong Friday, sabi ni Banateros. Well, syempre, even KOJC, they have intels, and also syempre PRD and yung grupo ni PRD, meron yan intel about what's happening here, especially in Davao. So nakakalungkot lang, syempre tayo, papayag ba tayo na si Tatay Digong natin, kukunin nila? Siyempre hindi, di ba? Ang masama niyan, bakunin nila, tapos ilipad nila, diretso na nila kung saan man nila gusto ng diretso, wala na. Yun ang malaking problema natin. Pag napunta na siya sa ibang bansa, wala na eh. Hindi katulad sa Pilipinas, safe si Tatay Digong. Pero pagdating sa ibang bansa, hindi natin alam kung ano magiging kapalaran niya dun.
Maraming mga ano, maraming mga ang hirap. Kasi dito sa bansa natin, hindi nila magawa ng paraan si Tatay Digong eh. No, kung dito yung kaso, dito siya kakasuhan. Alam nila na mananalo si Tatay Digong dito. 'Di ba? Hindi katulad pag sa ibang bansa. Oh. Para kasing ano eh, naging one-sided sa ibang bansa eh. Nakinig sila doon lang sa mga taong nagsumbong sa kanila o yung nagsasabi tungkol sa mga ginagawa ni Tatay Digong. Naging one-sided sila. Hindi nila inano yung hindi sila nag-imbestiga maigi kung bakit ba niya nagawa yon, kung bakit ginawa yon. At saka hindi naman ano yan, war crime yung ginawa ni Tatay Digong. Halos nga yung mga inosenteng tao dito sa buong Pilipinas is buhay pa. Diba? Hindi niya naman pinahirapan, hindi ginutom, hindi pinabayaan. Kaya nakakapagtake. Kung ganun po ang ginawa ni Tatay Digong sa lahat ng taong bayan dito sa Pilipinas, siguro yun. Ka-ICC-ICC talaga yun. Kailangan talaga siyang mahuli. Diba? Kung naging mala Hitler siya. Kaso hindi naman eh. Yung mga tao pa rin dito, yung mga adok-adok sa kanto-kanto, nagtabaan nga eh. Naging pabor pa sa kanila yung nangyari. Diba? Ngayon, ganyan ang inaabot at sinasapit ni Tatay Digong sa kabila ng lahat ng ginawa niya. Nakakalungkot isipin. Diba? Ang sitwasyon actually talaga ng mga Duterte sa ngayon. Kaya ngayon yung sinasabi ko eh. Ano eh, yun ang sinasabi ko talaga na hindi tayo nagagalit doon sa video. Hindi tayo nagagalit doon sa video. Hindi tayo inis. Nainis lang talaga tayo kasi or nag-alala lang tayo doon sa manner ng paglalabas nila ng video. Inilabas nila yung video sa venue na konektado sa mga Duterte. Kaya ito na naman ngayon. Ito na naman ngayon ang ito na ngayon ang nangyayari sa mga Duterte. So nakakawawa ang mga Duterte every time na merong mga tao sa hanay natin, yung pumapalpak sa hindi natin malamang paraan. Nagdedesisyon ng sila-sila lang. Tapos gamit or bit yung ano, yung pangalan ng mga Duterte. Kaya yun yung talagang nakakalungkot sa lahat. Right after lumabas yung video na yan, nahugutan na si Inday Sara ng polis. Kaya nga kinu-question ni ano eh ni Basil Duterte yung paghugot ng ano eh ng security ni Inday Sara. And then may harassment na naman diyan sa KOJC. Oo, sabi nila, meron daw diyan mga SUVs na mga highway patrol group daw yung mga nakasakay nang walang mga plate numbers. Ayan, tapos so ito na naman, meron na daw 10 na mga ahente dito ng ibang bansa dito sa Pilipinas na nag-aantay lang. So, di natin talaga alam po ano nang nangyayari at kung ano yung mga mangyayari. Pero grabe, no? Ano na, no? Talagang seryosohan na yung nangyayari. Ang bigat na, hindi na biro-biro. Hindi katulad nung president versus vice president dati, no? Nagtitirahan sila. Katulad kay Tatay Digong, kay Lenny, di ba? Hindi naman umaabot sa ganito. Pero eto, nagkakaabutan na sa ganito. Takin mo, Vice President, President, no? Magkaibigan yan, no? Hindi natin maisip na aabot sila sa ganitong pangyayari talaga. Eh, mauunawaan mo sana kung Tatay Digong, Lenny. Diba, hindi naman sila magkaibigan, di sila magkatoto. Eh. Kung magkagano ng sistema is, alam mo eh, magkalaban talaga. Pero ito, hindi mo maisip, no? Magkaibigan, magkasundo. Diba? Ang mga Duterte, tinulungan ng mga Marcos, nagbabalikan sila, ganun, magkakasama sila. Hindi natin lubos maisip na ganito ang kahihinatnan, no? Nung simula nung nanalo silang lahat. Oh, ayun na nga, ang intel nila isang target si PRD. Kaya hindi na rin nakatin si PRD kagabi sa maisog dyan sa Cagayande Oro kasi isa rin sa region. Baka mamaya paglabas niya or ma-intercept siya, yun ang mahirap eh. Kawawa talaga ang mga Duterte. Kaya talagang nagaano tayo, nananawagan tayo sa mga taga-Davao na sana ano, maging mapagmatyag kayo, huwag kayong papayag na babuyin yung syudad ninyo. At lalong-lalo, huwag kayong papayag na ano na babuyin nila yung mga Duterte, lalong-lalo na dito sa lugar kung saan ito ay hawak at pinaganda at minahal ng mga Duterte. I know that Davaoenos really love the Dutertes. Ayun, natating natong haya ng video na nagbula kay Pinas News Insider at syempre, yung boses na nadinig natin ay nagbula kay Boss Dada TV. Ayan, credits po sir. Ayan, kayo mga katunay, yan ang masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.